home si Commissioner George Garcia ng Commission on Elections. Commissioner, magandang umaga po. Commissioner, salamat po. Magandang umaga po, kabayan, at magandang umaga po sa lahat po ng nanonood, nakatutok po sa programa natin. Eh, ang isa ho sa mga inaangal, siyempre, ng mga hindi nanalo ang kanilang kandidato, eh, bakit daw napakabilis? Sa history daw ng COMELEC, ay napakabilis na, di ba, ang pinag-usapan natin noong 7 days, na iniiwasan ng COMELEC na maging 7 days ang resulta ng canvassing, ay ngayon ay wala akong 7 days. Halos after ng botohan ay may mga lumalabas ng resulta. Ano ang paliwanag dito ng COMELEC Commissioner? Maraming salamat po, kabayan. Una po, basta sa kasalukuyan, wala pa pong nananalo, wala pa pong natatalo. Lahat po ng lumalabas ay partial and unofficial po yan. Hindi po yan ang official na result po ng ating halalan. Yan po yung mga result na binapadala po ng mula sa transparency service po papunta sa ating media server at sa ating po mga citizens arm. Bakit po ba naging mabilis? Sapagkat natuto po kami. Yan po ang katotohanan. Natuto po kami noong 2019. Sapagkat nabulunan po yung sistema natin, 7 oras, isipin niyo po, kung mangyayari muli yung 7 oras ngayong itong election na ito, eh magkakaproblema po tayo talaga ng sobra-sobra. Nasolusyonan po namin ang problema. Sa lahat po ng announcement namin, sinasabi po namin, at yan po yung saksi ang ating mga kapatid sa pamamahayag. Lagi namin sinasabi, nasolusyonan na namin, in-improve namin ang sistema natin. Kumbaga sa internet, from 3 Mbps, ginawa namin 120 na. Kahit yung mga telcos po, in-improve din nila ang sistema. 3 taon after ng election ng 2019, madami na pong nagbago sa teknolohiya. And therefore po, wala pong nabulunan sa kasalukuyan. Napakabilis po ng transmission ng mga vote counting machine. Hindi po ba dati po namumblema tayong machines, pumalpak, hindi nakapag-transmit. Ngayon po, nasolve natin lahat yan. Kaya so, pag-improve ng technology sa pag-transmit, ay yun po ang malaking naitulong. Mabilis na ngayon. Napakabilis na po ngayon, at sana nga po kung ang technology ngayon ay available lang noong 2019 o kung napag-isipan kaagad nila noon na ganun pala ang dapat na solusyon. Kasi po yung pag nabulunan na kabayan, ang naging problema para pong text, kung birthday niyo po kabayan, lahat kami 100 kami o 1,000 kami nagte-text sa iyo ng happy birthday. Oo. Pati papalagay ko po magkakrush mismo yung cellphone niyo eh. Hindi po yung makakatanggap ng lahat ng mga text sa inyo. Kaya po, ang ginawa namin, may solusyon po kami, may sistema at saka may equipment na kung saan yung papipigilan, yung sabay-sabay napapasok, and therefore pag sabay-sabay napapasok, magka-crash po yung sistema. Kita nyo po, tinanggap lahat yung result, pumasok lahat sa transparency server, pati po yung mga media server katulad po ng ABS-CBN, ibang istasyon, ang PPCRB, NAMFER, lahat po sila ay nakatanggap on time nung lahat po ng result natin. So bagay, sinabi ng PPCRB, wala naman silang nakita o natanggap ng mga reklamo sa nakaraang eleksyon. Pero by this time, malalaman na ba natin kung ilang porsyento ang voters turnout? Kami po hanggang kahapon ay 80.27% po. 80.27% ng 65.8 million Filipinos po. Kasi tatandaan po natin, 67.4 po tayo. Kaya lang, hindi po dun kasama pa yung overseas voting. At saka, siyempre, hindi pa rin po kasama yung local absentee voting. So, 80.27. Sa akin pong pagkakaalam, pinapakuha ko nga po yung datos para maire-report ko rin muli sa inyo. Parang pinakamataas po yan sa kasaysayan, yung ganung kataas na 80.27 na voters turnout. Opo. Yung mga boto ho mula sa probinsya, nagdadating na o ilang porsyento na nakarating? Actually po, kung pagbabasihan po natin yung transparency server, yung natatanggap ng PPCRB at saka NAMPREL, ay mukhang lumalabas po, ay tama yung kanila. At saka po yung istasyon ninyo, ay mukhang lumalabas yung po yung natatanggap nila. Kasi nga po, gusto lang po natin ipahayag sa mga kababayan natin, yung po nilalabas na hindi po talaga namin call, yan po yung call ng mga istasyon katulad ng ABS-CBN, ng PPCRB, sila po yan eh. Kung nga po yung natanggap nila ay 100% na, gusto nila ito muna ilabas halimbawa, yun po ay call na nila. Basta importante, napapadala po namin yung result. Sa canvassing po, kabayan, sa COMELEC po, ang COMELEC po kasi kabayan, ay magkakanvas para sa senador at saka sa party list. Madami na po kami natatanggap, kaya po kahapon nagsimula na po kami magkanvas ng result. Lalo na yung bandang area ng CAR, Cordillera Autonomous Region. Ngayon pong alas 10, magtutuloy-tuloy po tayo sa pagkakanvas. Ang para po sa presidente at vice-presidente, nakakatanggap na rin po ng result, yun na official ang ating pong kongreso sa pamamagitan po ng ating Senate President. Kahapon po, winelcome niya yung kauna-unang certificate of canvas na naipadala doon sa compound po ng Senado, and therefore po sila po ay magkukonvene pa kabayan sa May 23
upang simulan ang opisyal na pagka-canvas ng result para makapagproklama po sila ng presidente at vice-presidente. Kamusta po sa Mindanao, Commissioner? Ano na po ang pinakalatest doon? Tama po, kabayan. Well, kung napapansin niyo po, naging general peaceful po ang Mindanao. Nakakagulat, naging general peaceful. Meron pong pailan-ilan, katulad po, kabayan, dito po sa Binidayan, Lanao del Sur. Oo. Meron pong isang presinto, hindi po barangay, isang presinto lang, nagsuntukan, nag-away, nagkawahilahan, and therefore po may posibilidad na dyan ay posibilidad pa lang po dahil pinayag pa lang sa amin kahapon ang sulat na ma-declare yan na failure yung pong mismong presintong yon. Dito naman po sa may area na Maguindanao, unfortunately, meron pong namatay kasi meron ba namang dumaan na sasakyan, pinagbabaril yung mismong eskwelahan, and therefore may namatay po tayong tatlong kababayan doon. Dito naman po sa isa pa sa Lanao, may namatay din na isa, pero tinitingnan po namin at base sa report at lahat, pati mga kamag-anak, sinasabi, rido daw po kasi yon. Diyan naman po sa Cotabato City, yung initial na naging problema, kabayan, medyo nagkaroon ng problema, pero yun po yung nasolve na at nagkaroon po na maayos na may election naman din po doon. So, more or less po, naging generally peaceful kahit na may pakonti-konti na ganyan. Kahit po dyan sa Abra na nagka-problema initially at sa Nueva Ecija, lahat po yan ang ayos ng ating PNP at Armed Forces of the Philippines. Yung mga inaasahan natin nasa red alert tayo noon, wala nang masyadong nangyari, ano? Actually po, alam niyo po, kabayan, nakakatuwa. Sobra po ako personally natuwa dahil doon sa Marawi City po. Oh, yeah, na dineclare natin under COMELEC control. Dineclare po natin na under COMELEC control. Nakita po ng lahat ang imahe. Sobrang dami pa rin ng tao na pumunta. Wala pang alas 6. Sobra po ang haba ng pila ng mga kababayan natin na talagang gusto pong makaboto nitong eleksyon na ito. Isipin niyo po, under COMELEC control sila, pero kung lumabas ng tao, hindi sila natakot. Ipinakita nila na gusto nilang bumoto, gusto nilang mabuhay ang demokrasya, wala silang pakialam sa takot-takot na, o kung sino man mananakot sa kanila ng mga politiko. Commissioner, ang unang mga lumabas na reklamo habang tayo nagbabutuhan ay ang mga pumapalyang VCM. Sa count ninyo, ilan ang na-report sa inyo mga pumalyang VCM? Opo, ang pag sinabi po natin pumalya, kabayan, hindi po yung talagang complete repair o dapat i-repair o dapat papalitan. 1,800 po more or less lang yung mga machines na yan. So ano po ibig sabihin natin ng 1,800? Meron po dyan ang makina, kabayan, na sobrang uminit. Meron po pagka po tayo gumagamit ng mga makina, minsan nag-iinit, kahit Xerox machine, nag-iinit. So kinakailangan lagyan ng electric fan. May mga makina naman po, yung sa 1,800 na yon na hindi po gumana yung scanner. Yung pala, kinakailangan po punasan lagi ng special na pampunas upang maging ayos yung scanner. Meron naman po, kabayan, hindi pumapasok agad, nire-reject yung mga balota. Yung pala, kinakailang ititilt pataas yung mga machine para lang kahit paano papasok at nire-diretso po. So yun po, pero yung napalitan natin ang mga kinakabayan ay mga 200 napalitan po. Ibig sabihin, yun lang po yung talagang hindi na pwedeng i-repair ng ating mga technician sa polling place at kinakailang palitan ng bago pong makina. Kaya lang, yun ang naka-delay sa iba kasi yung presintong pinuntahan ko sa eskwelahan, dalawang presinto ang hinihintay pa nilang BCM at ang sabi ang technician dahil manggagaling pa ng Batangas. Ba't ang layo? Hindi po. Ang technician po ay nasa polling place. Baka po ang sinasabi yung contingency machine, yung pamalit na makina ay galing po na, sa Batangas. Kasi hindi na pwede pamalit yung makina talagang i-repair. Alam mo po, kabayan, bilang isang practitioner before, na-trace ko po yung problema. Alam ko po kung saan ang problema talaga, yung pinapuntahan nyo na polling place. Alam nyo po kung saan? Nasira ang machine. Okay. Yung mga tao, mga botanteng pumipila. Sa ang totoo po, ang protocol natin na pinapatupad natin, kabayan, simula po ng 2010, kinakailangan pong payagat magdire-diretso po yung pagboto. Dire-diretso po. Kaya lang, yung mga botante, dapat yung lahat ng mga boboto dahil wala yung makina, pagpapatas-patasin, pagpapatung-patungin yung mga balota sa harapan ng lahat ng watchers at saka mga representatives at saka ng mga iba't ibang kandidato at saka po ng citizens arm. Kaya lang po, may option din naman yung mga botanteng boboto na ayaw kong bumoto muna, gusto kong hintayin yung pagdating ng makina kasi gusto kong ako maghuhulog sa makina at gusto kong makita yung resibo. Kasi pag ginawa namin yung unang option, hindi na kami maghuhulog, yung electoral board member na, hindi pa namin makikita yung resibo nung aming pagboto. Okay. Okay. Kaya po talagang nag-imbudo po dun sa part na yon. At naiintindihan po natin. Umahabang pila. Opo, umahabang pila. Umahabang pila. Pero kabayan, wala pong isa mang presinto tayo nalaman na nagreklamo ang mga watcher na yung mga pinagpatas-patas na balota ay nawala o hindi na ihulog
o hindi nakitang nag-produce ang makina ng resibo. Wala po tayo narinig na ganun dahil wala po lahat ng mga balotang yon ay properly accounted kahit po doon sa mga lugar na sadyang napakahaba po ng pila ng ating mga kababayan. Ang nangyari doon sa akin, eh hindi kaagad lumabas ang resibo, Commissioner. Ang ginawa, pabali-baliktad. O, baliktarin mo naman. Pasok mo na. O, balik. Yun namang pinakamuli ang gawin ng unahan. Oo. But eventually, lumabas din yung resibo. Pero I noticed, Commissioner, nilalagay yung resibo sa pangkaraniwang kahon lamang na may kaunting butas na iaangat. Tama ba yun? Ayan po. Mali po yung kabayan. Dapat po, ayan po, may mga na-receive tayong reklamo. Alamin po namin kung saan yung mga lugar na yan, lalo na doon sa iyo yung sinasabi na yan. Opo. Sapagkat dapat po kasi ayan ay nasa isang ballot box din na pinaglalagyan yung mga receive. Pero yung napansin ko, parang pangkaraniwan lang na kahon, may punit sa isang kanto, may iaangat niyang ganon, tapos isisingit niya yung naturang mga resibo na yon. So may mga ganyan din kayo natanggap na reklamo? Ay, opo. At yan po, ako po mismo, papauna ko po yung investigasyon dyan sa bagay na yan, bakit nagkaganon. Kabayan, para po sa mga kababayan natin, nung po sa mga nagdududa, ito po, tuturuan ko po kayo paano nyo malalaman kung accurate o hindi ang boto. Hindi ito po ay galing na hindi bilang isang miyembro ng komisyon, bilang isang lawyer po. Alam niyo po kung paano niyo malalaman kung yung mga pinapalabas po, pinapakita sa atin ng mga Citizens Arm, ng PPCRB, NAMFREL at iba't ibang pati po media, tama ba 'yon, result na 'yan? Talaga bang accurate 'yan? Baka minan ni O'Brien, ang agang napadali. Sobrang aga, sa 8:30 pa lang minatatanggap ng result. Simple lang po. Lahat po ng machine ay nag-produce, kabayan, ng 30 election returns, 30. And therefore po, yung 10 major political parties na bigyan, yung majority party, minority party, Citizens to Arm, na may kopya po yung napuproduce po na resibo. At meron po nakapaskill sa labas ng inyong mga presinto. May nakapaskill po na election returns, yung boto ng presidente hanggang sa kunsihal. Tanungin po natin. Tingnan po ninyo, picturean nyo po, yung bang result na yon na nakapaskill doon sa bawat presinto ay tumutugma doon sa na-transmit na result. Doon po sa ating mga PPCRB. Ang PPCRB po, meron silang website. Pinapakita po nila, kabayan, yung result ng bawat presinto. At kina-countercheck. Until today, kabayan, wala pong na-report, wala pong nareklamo ang PPCRB at NAMFREL na yung natanggap nila na mga election returns na hard copy ay hindi tumutugma doon sa mismong kopya o yung mismong na-transmit po sa kanila. Ibig sabihin po, kung ano yung na-print, yung po yung na-transmit sa mga server po ng ating mga Citizens Arm. Mm-hmm. Okay. Bakit daw po ang COMELEC ay kinakailangang bumuo ng sub-canvassing body para iwala yung canvassing ng boto para sa party list at senators? Actually, hindi naman po talaga technically yung sub-canvassing na yan. Kaya lang po, kung napansin po kahapon ng ating po mga media people na naandun, ang haba po ng pila. Pagka doon po sa, pinapa-view po kasi namin yung mga COC, yung Certificate of Canvas, kabayan. So, ayan po yun eh. Titingnan na mga, isipin nyo po ang mag-view, yung mga representative lawyers ng mga abogad, ng mga senador, at na kandidato, at representative lawyers din po ng mga party list. We have 172 party list, ganun po kadami yung senador na pipila, titingnan isa-isa bago po tayo makatapos sa isang COC. Napakatagal po. Ayun. So, ang ginawa po natin, maglalagay lang po tayo sa isang gilid, o dito ang party list, dito ang senador. Yun. Although ginawa na po namin ng bandang huli, pero isa-separate na namin. Hindi naman po talaga ika-canvas separately. Kung hindi, o dito kayo, dito naman yung mga COC para sa senador. Okay. Para lang hindi po, sistema po ang kinakailangan para po mas mabilis. Oo, para alam ninyo, abogado ito ng Senado, abogado ito ng party list. Dito sa kapila, yung iba pang mga national candidates. Para kasi ang purpose po ng lahat, halo-halo. Opo, kabayan, ang purpose po ng lahat, makapag-picture, makita, siyempre magre-report sa mga kliyente. Siyempre, alam niyo naman, mga lawyer, kinakailangan magre-report. Gusto po pumila lahat. Kung ang pipila po, 3-4 na po, para tingnan lang yung napakadaming papel na yan. Naku, kabayan, hindi po tayo makakatapos ng canvassing. Okay. So, kailan ho matatapos talaga ang canvassing? Ako po, dahil sa ang akin pong palagay bago po mga matapos ang next week, mga early part ng next week, tapos tayo ng canvassing sa senador at saka sa parties, and hopefully po before the end of next week makapag-proclaim na po tayo ng mga kandidato natin na nanalo sa senador po. Recommendation daw kayo na itong mga VCM na ito ay palitan na talaga. Pero before the election, meron na mga clamor na palitan ng mga VCMs natin.
kabayan ako, ako po personally, kung nandiyan pa po ako sa COMELEC, hindi na po dapat gamitin itong mga machine. Dapat i-retire na po ito. Ang tagal na po natin ginagamit. Kaya lang po kabayan, kaya po kasi talaga hindi nakapag-produce o nakabili ng COMELEC ng bago o kaya nakapag-renta ng bago. Kung hiningi po namin budget ay 10 piso kabayan, binigyan po kasi kami ng piso. So paano po kami bibili noon? So ang ginawa po namin, at dapat nga po pagtakahan po ng mga lahat, paano namin na-hold ang eleksyon na ito nang ganun ang budget namin samantalang ito pong hinihingi namin? Kaya po yung mga machine na yan, kabayan, refurbished po yan. Refurbished. Ibig sabihin, kung gamit natin sa bahay para para mga appliances natin, eh kung kinakailangan mapalitan lang ang ganito, baka naman kakayanin pa na ito itanggalin o ito ipalit na bago. Yan po ang ginawa ng Commission Election. At talaga naman, okay. Medyo may ilang pumalpa. So, yung bang mga VCM na yan ay binili na ho natin o renta pa rin? Ito po ay binili, atin na po yan eh, yung mga machine na yan. Kaya po, wala lang may pakialam dyan kung hindi tayo po. Eh, dahil atin na po yan, napakahirap po basta itapon kung gumagana naman, na effective pa naman kabayan. Maaari may mga pumalpak, nag-init, ni-repair, pinalitan, pero kabayan, nakapag-transmit ng napakaaga ang mga machine na yan. Okay. Dahil yung po mismong transmission, inayos po natin. Commissioner, nako po, maraming salamat sa pagkakataong binigay niyo sa amin. Maraming salamat po para linawin niyo. Yung nakarating ba sa inyo yung mga sinasabing pinupunit daw? Yung mga kumakalat sa social media? Opo, kabayan, tingnan niyo po kahit po kayo mamaya. Doon po sa mga kababayan natin, tingnan niyo po yung video. Yan po, dinideny natin na walang ganyan. Yan po ay fake news. Pero tingnan niyo po yung video. Yung pong balot ang pinakita, napakalabo pa, may pinakita, may posisyon, may mga shade. Tingnan niyo po ha. Oo. Pero lumayo yung camera habang nakalayo siya, tapos pinupunit, tingnan niyo po, blanco yung balota. Yung po ay mga fake na balota na pwede pong ginamit yan para doon sa mga magpagtitrain. Tinetrain yung mga botante nila kung paano mag-shade. Kami nagpapagawa rin po talaga lahat ng ganyan. Yung po para mga training ballots. Hindi po ang COMELEC kung hindi yung mga partido para matrain nila yung mga kandidato, yung mga putante nila kung paano bumoto. Tingnan niyo po, meron pong mga kopya ng video na yon. Blanco po yung mga balota na eh, habang pinupunit. Ganun po kalaki yung blanco, therefore hindi po siya tunay na mga balota. Maraming salamat po, Commissioner. Magandang umaga po.